Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan, ang tagal ko rin namang hindi nagparamdam. Walang panahon mag-vlog, si vlog. Ay, naku guys. Kumusta po kayong lahat? Maraming salamat sa pag-support sa aking napakalita channel. Sinisika po talaga na makapag-reply doon sa mga nagme-message sa aking channel. At so far, natapos ko na ang reply lahat. At yung mga nagme-message naman doon sa Facebook ko, nare-replyan ko din sila. Sipag ko mag-reply. Yan, good luck po sa mga nag-exam, sa mga nakatanggap ng link. At good luck sa inyong journey. Umpisa na yon yung mga nakatanggap ng link. Umpisa na ng journey nyo yan. I-claim nyo na. I-claim nyo na. Pero guys, today, may isi-share ako na hindi ka nais-nais. Pero, thankful na rin ako na na-experience ko to dahil isa siyang awareness. Awareness para sa mga commuter dito sa Finland, particularly dito sa Helsinki. Dito kasi sa Helsinki, meron kaming apps na ginagamit kapag kami nagko-commute. Ito yung ticket namin, meron kaming electronic ticket. So, itong ticket ko, auto-renew. Auto-renew siya. It means na nakakonect siya doon sa aking bank account. So, hindi ko na kailangan mag-click every month kapag maubos na yung ticket ko. Talagang, ano na siya, automatic na siya na mababayaran as long as may laman yung aking bank account. So, usually pag sumasakay ako ng mga bus, siyempre papakita mo lang yung ano mo. Tapos yung iba namang driver, parang hindi naman sila interesado na tingnan yung ticket mo. Minsan nga, nakatulala lang sila dun sa harapan ng ano, nasa lamin nila eh, dun sa driver seat nila. Kahit iganong mo pa sa kanan, hindi na sila tumitingin. Pero, nung nakaraang araw, talagang nakatagpo ako ng driver na sobrang higpit. Hindi ko naman masasabi na racist siya kasi wala naman siyang, siguro hindi ko rin naiintindihan yung mga pinagsasabi niya dahil puro Finnish. Dahil limitado lang naman yung naiintindihan kong salita. So, ayokong sabihin na racist siya, pero siguro i-describe ko lang na ganun siya kahigpit. Sobrang higpit niya to the point na pinapalayas niya ako dun sa loob ng bus. Na pinapaalis niya talaga ako. Ilang beses niya akong pinapalabas ng bus. Kulang na nga lang ipagtulakan niya ako that time. Dahil gusto niyang lumabas dun sa, kasi yung driver seat dito mayroong wall. May wall yun. Kulang na nga lang lumabas siya doon at itulak ako palabas ng bus. Ayaw niya akong pasakayin. Kasi nung time na sumakay ako, kung napapansin nyo guys, may kulay yun, may kulay purple. So, ito hindi ko rin alam, ngayon ko lang din alaman, kung hindi ko pa na-experience yun, hindi ko malalaman na may purpose pala yung kulay. Kasi everyday nag-iiba siya ng kulay eh. Sabi ko, ano, minsan nga naiisip ko, bakit kaya pa iba-iba ng kulay to? Minsan nag-iiba siya. Nung time na sumakay ako, noong araw na yun, ang sabi ng driver, yellow daw. Eh yung kulay ko ng sa apps ko, wala siyang kulay, as in ano lang siya, plain na parang white, na parang gray, na parang ganun siya, parang abo. So ang tingin ng bus driver, ano, wala akong ticket. Sabi niya, sula eh, o lipo, wala daw akong ticket. Sabi ko, mita, wala only po. Habi ko sa kanya, gumanon ako sa kanya. Sabi ko, meron akong ticket. Tapos nakikipagtalo siya sa akin. Habi niya, no. Out, pinapa-out niya ako dun sa bus. Tapos sabi ko, no. Habi ko, may ticket ako. Habi ko, kato. Habi ko sa kanya, tingnan mo. Ganyan-ganyan ako sa kanya. Tapos, kinlik ko pa yung subscription para makita niya na naka-auto-renew ako. Sabi ko, naka-auto-renew ito. Ayan, tingnan mo. Valid pa siya hanggang April 7. Valid pa siya. Habi ko, eh, March pa lang ngayon. Anong pecha pa lang? Pinapalayas mo ako dito sa bus. Tapos kahit na nabasa na niya, ayaw niya ang tanggapin na yung ticket ko is hindi kulay dilaw. Sabi ko, anong problema? Yung kulay lang naman ang wala.
Pero yung ticket ko, valid pa siya. Sabi ko sa kanya. No, sabi niya sa akin, pinapalis niya ako, ginaganon niya ako. Tapos gusto niya tumayo dun sa driver seat niya para lumayas ako dun sa bus. Sabi ko, hindi ako bababa. Sabi ko sa kanya, meron akong ticket hanggang April 7 pa ito. Sabi niya, bumili ka ng ticket, pinanggugulatan niya ako. Gusto niyang pindutin, i-click ko yung buy a ticket. Sabi ko, no, bakit ako bibili ng ticket? Eh, bakit nga? Eh, valid ba nga yung ticket ko? Ayan, no, gusto niyang i-click yung buy a ticket, yung blue na yan. Gusto niyang i-click para bumili ako ng ticket at mag-buy. Sabi ko, hindi pwede kasi naka-auto renew ako. Sabi ko sa kanya, marunong siya mag-English. Kaya nagkakaintindihan kami nung time na yun. Ang sabi niya sa akin, bumili ka ng ticket. Sabi niya, kung hindi ka bibili ng ticket, lumabas ka ng bus. Sabi ko, hindi ako bibili ng ticket kasi nga valid pa siya. Sabi ko sa kanya. Tapos yung mga nakasakay, nagre-react na dun sa likod kasi syempre, may mga time na hinahabol ang mga pasahero. Kagaya ko, gusto ko na hindi ako bababa dun sa bus dahil ayoko malate sa trabaho ko. So, yun yung ano. Una sa lahat, may ticket ako at ayoko malate sa trabaho ko. Kaya hindi talaga ako bababa ng bus at that time. Pero talagang siya pinagpipilitan niya na bumaba ako. So, sabi ko sa kanya, kahit na tumayo ka dyan, kasi gusto niyang tumayo, sabi ko, hindi talaga ako bababa ng bus. May ticket ako. Paninindigan ko yung ticket ko, sabi ko sa kanya. Sa April 7 pa yan, ang validity niyang ticket na yan. So, yun. Daldal siya ng daldal ng lingwahe nila na hindi ko na naiintindihan kung ano yung dinadaldal niya. So, thankful na rin ako dahil hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi niya. Eh, kung masasakit man yun, hindi ako nasaktan. Pero hindi ko talaga maintindihan yung iba niya sinasabi. Pero daldal siya ng daldal hanggang nakababa ako. Kasi doon lang ako nakasakay sa likod niya. Doon ako mupo sa may likodan niya. Daldal siya ng daldal kung ano-ano sinasabi niya. Kahit nga, ako nga, nung time nga na yun, may sumakay nga na matanda eh, nakalahi niya. Imagine, kung ako na dayuhan lang is ginanon niya na hindi niya pinalagpas. Yung kanyang mismong kalahi, eh, ganun din ang attitude niya. Kasi yung matanda, sumakay. So, may tungkod siya. Mupo muna siya. Yung pala naman, may kasama yung matanda na siyang magtatap ng kanyang ticket. Tapos, sumigaw yung driver na bakit daw hindi nag-ano. Tapos, yung matanda, pinaglaban niya rin yung sarili niya. Sabi niya, upo lang ako maghintay ka, sabi ng matanda. May kasama ko siya magtatap ng ticket ko. Yun, tapos dakdak na naman siya ng dakdak. So, hindi ko masasabi na racist. Racist tong driver na to. Basta may pagkarud lang talaga siya, yun. Basta ang ano lang, parang nakakahiya lang kasi ang tagal naming nagdidiskusyon na nagre-reklamo na ibang pasahero. Pero ako kasi pinanindigan ko na nasa tamang lugar ako, nasa tama ako. Meron akong katwiran na dapat kong ipaglaban sa kanya. So hindi talaga ako nagpatinag sa kanya kasi kung siguro napakahina ng loob, baka siguro pagkasabi niya sa akin na out, tas hindi na ako nag-isip ng bakit, ba't ako palalabasin, siguro bumaba na rin ako. Pero at that time, napaka-alert ako. Sabi ko, ba't ako pinabababa? May ticket ako, ganun. So, yun. So, naging aware din ako dun sa pangyayari na to na, yun nga, mayroong purpose yung ticket namin kung bakit nag-iiba siya ng kulay. Tapos, naging aware din ako na, hindi lahat ng driver na na-encounter ko ay napakabait or napaka maunawain or yung mga ano lang talaga, ordinary na yung walang pakalam sa ticket na pinapakita mo. So, hindi lahat ng ganun. So, in the other side, naiintindihan ko rin naman yung driver na naging ganun ang attitude niya towards me dahil nung mga nakaraan linggo, nagkaroon ng busilako, yung bus strike dito sa Helsinki kasi nagde-demand sila ng 6% increase ng kanilang salary. So, yun yung nakikita kong reason kung bakit ganun siya kahigpit. Kung bakit ganun siya karud na palayasin ako dun sa bus na yun. Dahil iniisip ko at that time na baka isa yun sa mga dahilan na galit sila sa mga pasahero dahil baka may mga pasahero na hindi nagbabayad. So, yung salary nila na naaapektuhan, I mean, hindi nila nakukuha yung salary na gusto nila
yung dinidemand din ng sahod kasi may mga pasahero na hindi nagbabayad ng ticket, nagwa 1, 2, 3 na lang. So siguro, hindi ko rin masisi yung driver kung bakit ganun siya kahigpit. Kaya, yun, hindi man maganda yung naging experience ko at that time. Marami naman ako na-realize. marami akong dapat matutunan, maintindihan, na hindi dapat yung side lang natin yung paglalaban. Oo, tama na ipinaglaban natin yung side natin, pero marirealize mo rin na may reason kung bakit sila ganun, kung bakit ganun yung attitude nila. Kasi nga, meron nga rin silang mga pinaglalaban na karapatan nila na siguro hanggang ngayon hindi pa rin na nakukuha. Pero hopefully naman, is nataasan na sila ng sahod. 6% yung hinihingi nila. Pero ngayong week na to, nagkaroon ng strike naman ang mga train. So yun guys, awareness to para sa mga commuter dito sa Finland. No, particularly dito sa Helsinki. Na may purpose po yung ticket na ginagamit natin kung bakit siya nag-iiba-iba ng kulay. Baka mamaya ma-encounter nyo rin yung bus driver na yun, is iba yung kulay na lumabas na sa ano nyo, is nako, makakaranas talaga kayo ng pakikipagtalo sa driver dito. So yun, kahit naman pinaglalaban ko yung karapatan ko, so hindi naman tayo ganun karud na sumisigaw, ganun. Sabi ko na sa kanya, hindi ako lalabas dito kahit tumayo ka dyan. Yung mga ganun. Basta yon. And isa pa sa mga na-realize ko na marunong din pala ako mga tuwira. Kahit na nasa ibang ano, yung, I mean, nagkaroon ako ng lakas ng loob na ano, na mga tuwira, na dating ano, dating hindi ako ganun eh. Mahina ang loob yung sinabi niya, lumabas ka. Yung hindi ka na mag-iisip kung bakit ka pinalalabas. Pero at that time talaga, ilang minutes kami nagdi-discussion dun sa harapan ng bus. Yun. So, yun, marami akong na-realize that time. Mga dapat matutunan. O yung, na-realize mo na, marunong ka rin pala lumaban. Marunong ka rin pala mga tuwiran. Yun nga, sabi ni attorney, di ba? Pag may katwiran, ipaglaban. Yun lang guys. Sana wag niyo ma-encounter yung driver na yun at ano, nakakababa ng sakit sa kalooban. Kung mahina lang yung ano talaga, kung mahina-hina talaga, masasaktan ka kahit hindi mo naiintindihan yung sinasabi ng driver, kasi finish siya ng finish, so hindi mo na maiintindihan yung iba. Medyo masakit yun sa part na hindi mo man naiintindihan yung salita na, pero feeling mo nadidegrade ka, yung mga ganong feeling. Pero yun nga, dahil nga na-experience ko yun at marami akong natutunan, marami akong na-realize. So, instead na magalit, naging thankful na rin ako kasi ganun talaga. Marami tayong pagdadaan na experiences para mas matuto. Lalim. Pero guys, thank you guys for watching. Sana wag niyo siyang ma-encounter. Ma-encounter niyo man siya, at least sana ready kayo. Ready. Or kaya niyo ring ipaglaban ang sarili. Kasi hindi porket nasa ibang lugar tayo, ay oo na lang tayo ng oo. Minsan kailangan din nating maging strong. Minsan kailangan din natin yun. Eh, nakakatawa. Magiging proud ka sa sarili mo na, yes, nagawa ko yung tama, nagawa ko. At hindi ako nagpadaig. So, siya yung, yun yung magandang part na, siya yung sumuko, hindi ako. Nanalo ako sa kanya, o, diba? Ganun lang yun, nakaka-proud. At marami ka marirealize na mga bagay na dati hindi mo iniisip. Yun lang guys, thank you guys for watching. Siguro next time ko na i-share yung aking payslip, kasi sabi ko doon sa nakaraang vlog ko na i-share ko yung salary ko. Yes, promise ko yun. Pero gusto kong i-share siya na merong comparison. Ayoko nung maganda yung flow. Maganda rin i-share mo yung negative. Hindi lang puro positive. Yun. Kasi hinihintay kong mag-update yung aking tax declaration. Kasi yung tax ko ngayon is napakababa pa. So,
compare mo dun sa mga regularly na kinakaltasan, napakababa talaga ng tax ko ngayon. Kasi yung tax pa na last year yung kinakaltas sa akin, yung rate pa nun. So, kailangan ko siyang i-update para lumaki yung tax ko na para maging pantay na dun sa ibang taxpayer. Kasi hindi ko pa nga siya na-update. So, hindi siya worth it na i-share kasi medyo ano pa siya nga, hindi pa realistic yung ano yung tax ko. So hintayin ko muna siya na lumaki yung kaltas at ma-realize niyo yung mga differences, mga ano, kung dapat ba talaga kung maganda ba talaga yung sahod dito, kung worth it ba, kung nakaka-save ba, yung mga ganong bagay, guys. Pero guys, thank you guys for watching. See you again on my next vlog. Maraming salamat po sa pag-support nyo sa aking vlog-vlogan. Moika! See you guys! And congratulations po dun sa mga nakatanggap ng link na mga mag-exam. Umpisa na ng journey nyo, i-claim nyo na yan. Kung kinaya ng marami, kayang-kaya nyo rin yan. Laban! Moika! Hey pa! Nahadansu wa mesa! Hey pa!